Ay mga ka-traders, at ayan makikita natin na unti-unting umaangat ang SLP. Totoo nga ba na dahil magpapasko na ay tumataas ang SLP? Makikita kasi natin, pinipilm natin ito as of December 24, no? Ayan, Magno-Noche Buena na, and at the same time, kasabay din ito ang pagtaas ng SLP. So dito sa video na ito guys, eto ha, kailangan nyo itong mapanood ng buo upang ma-analyze natin ang bawat galaw na ito. Ipapaliwanag ko din kung bakit ito tumataas, kung bakit din ito may posibilidad na tumaas bukas kasi Pasko. So hindi guys, pag-aaralan natin yan, wag muna kayo magbigay ng conclusion. And at the same time, magbibigay ako ng mga possible entry points and possible price prediction dito sa SLP. And before that guys, mag-i-intro muna tayo. Kung bago ka lamang sa aking channel, ako nga pala si The Estudyante Trader, or isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin dyan si investor, ano? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya kung gusto mo yung mga ginagawa nating content, especially araw-araw po akong may update and analysis sa SLP, dahil kailangan po nating malaman yan or ma-analyze araw-araw, especially sa ating mga nagtitrade ng SLP. Kasi tandaan natin, SLP is not only a reward system in the Axie Infinity, but it is also being traded publicly. No? And by the way, sa mga gustong sumali ng trading group chat for beginners dyan, no? Ayan, makaka-join na kayo, wala pong bayad yon. Unang-una, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel na ito. Pangalawa, i-like ang video na ito. Pangatlo, i-comment nyo yung Facebook name nyo dyan sa comment section. So, may-add ko na kayo sa ating trading group chat for beginners. Sharing po tayo ng knowledge doon. And since magpapasko na, no, ongoing pa rin ang ating pag-giveaways at ang ating cash prizes. Yes po, may maraming mananalo ng thousands of pesos of cash. Yes, pampasko nyo yan. And at the same time, maraming mananalo ng Apple earphones. So, sir, may bayad ba para sumali dyan? Actually, ang good news po, walang bayad. No? And lahat po ng nanonood ngayon ay pwedeng-pwedeng makasali sa ating raffle. Paano po? Paano makakasali sa raffle? No? Unang-una, isasubscribe nyo yung YouTube channel na ito. Mahalaga po na nakasubscribe kayo dahil, no, ang rules ko po dyan, kapag ka hindi kayo nakasubscribe at nabunot ko yung name nyo, eh mapapawalang bisa po yung inyong pagkapanalo. Kaya naman, importante na nakasubscribe po kayo. Pangalawa, i-comment nyo po yung Facebook name nyo dyan sa comment section. And at the same time, i-comment nyo kung bakit kayo ang deserving na manalo ng ating thousands of pesos of cash, and at the same time, ng Apple earphones at ng iba pang ipapag-giveaways natin. So, ang dami ko na pong nabigyan ng Apple earphones, ng cash sa GCash, and at the same time, yung mga iba pa nating ipaparapol. Kaya naman, no? Kaya naman, yan, pwede na kayong sumali. At pag nagawa nyo yung mga sinabi ko, automatically, may chance na po kayong manalo ng ating pa-cash prizes at ng iba pang pag-giveaways. And by the way, sa mga gustong talagang matuto ng trading ng seryosohan, I offer an exclusive course about Trading 101 Masterclass. Yes, ako po mismo magtuturo sa kanila, sa inyo, sa mga gustong sumali. Ngayon, wala na tayong slots dahil ang dami ko na pong tinuturuan ng mga students. Pero ang good news po, pwede na kayong magpa-reserve ngayon, no, ng slot, no, for Trading 101 for beginners. Ano bang kagandahan ng in-offer kong course? Unang-una, ako nga po magtuturo sa inyo ng mga pinaka-basic sa trading, yung talagang seryoso po na gustong matuto. And at the same time, ito po ang bonus, no? May mga bonus po tayo na sessions. And at the same time guys, nag-share po ako ng aking mga personal strategies on how to become, no, an independent trader and profitable trader. Kasi ang kailangan natin maunawaan kung saan dapat tayo bibili, yung market timing, di ba? So, ayun po. And with that being said, simulan na natin ang analysis dito sa SLP para nang sa gayon, mabilisan tayong maka-analyze, mabilisan tayong mabigyan ng insights dito. So, ngayon, ayun pa rin naman ang price range ng SLP. Since ina-analyze natin ito araw-araw, nasusubaybayan natin yan. And ngayon, ang SLP umangat. So, i-analyze muna natin bakit umangat ang SLP ngayon. At sa tingin ko, bakit siya aangat bukas, no? Ba, eto guys, disclaimer lang, hindi porket sinabi ko na aangat siya bukas, uy, bili na agad tayo. Kasi
you have your own due diligence, you have your own responsibility to be able to analyze first or to plan first before you buy or before you entry. And sa akin lang naman, ito yung insights ko bilang isang day trader at isang investor. So ngayon, bakit tumataas ang SLP? Tumataas ang SLP dahil sa trading psychology. Alam niyo ba yung trading psychology na halimbawa, di ba, anticipated na ng ibang tao yan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example sa basketball, no? Di ba may mga kalaban kami, opponents ngayon, kumbaga, sa utak pa lang nagkakaintindihan kayo, kumbaga, anticipated mo na, oh, eto, ganito gagawin niya, ganito mangyayari ngayon. Sa trading, may ganyan din. No, eto, imagine niyo itong sasabihin ko. Anticipated na ng mga traders yan na, oy, pag December, may meet silang ganun or may parang haka-haka na, uy, kapag ito, nagpasko, December 25, December 24, 25, aangat ang SLP. So ngayon, ang magiging mindset nila, or magiging buying behavior nila, no, trading psychology, it deals with the mind and the buying behavior of the traders and investors. Ang isipin nila, uy, bibili ako ng SLP kasi ito, naniniwala ako, tataas to sa Pasko. Ngayon, ang tendency talaga ng price ng SLP, ano nangyayari? No, 23 pa lang, December 24, 23, umaangat na. Bakit? Kasi nga, syempre, kapag ka ganun ang iniisip ng mga ibang tao, halimbawa, ganun din ang iniisip ko, at ganun din iniisip ng mga ibang traders, definitely, kapag lahat kami dyan, no, o karamihan magbabay, tataas talaga yan. So ngayon, makikita natin, bukas, no, December 25 nga, may possibility talagang tumaas pa ulit itong SLP. So wala tayong limit dyan ng pagtaas. I mean, sigurado, ito babangga sa resistance yan. So, titignan natin bukas kung matutuloy ba itong continuation ng SLP. Kasi nga, SLP price movement, ito kailangan nyo din malaman, SLP price movement is being driven by the hype, by the news, and by the emotions of the traders and investors. Kung ano yung sentiment nila. Dito makikita natin ang sentiment ng mga traders dito. Uy, negative. Wala. Pabagsak ng SLP. Wala ng pag-asa. Pero ngayon, sa nakikita natin, kumbaga, ayun na naman eh, nag-i-spark na naman yung hope. Diba? From pure uncertainty and doubt, pababa ng pababa, cash out ng cash out. Ngayon, makikita natin na, uy, may pag-asa itong SLP. Kumbaga, ganyan yung nagiging mindset and buying behavior ng mga traders dito. Kaya naman, bukas, makikita nyo na magkakaroon niya ng pagtaas or ng spike. Kasi nga, nai-influensyahan. No? Ito na, di ba? Nai-influensyahan din tayo. O pag maaaring yung ibang tao din may impluwensya na isipin nila, uy, December 25, tataas to bukas. So definitely, magbabay yan. Pag nagbay yan, karamihan, tataas talaga yan. So nagigets niyo yung point ko na it deals with the mindset of the traders and investors. So ngayon, yun ang aantayin natin na mangyari dito sa SLP. Pero, itong video na to guys, babala rin ito. Why? No? Kasi, ang pagte-trade ng SLP, yes, may opportunity ngayon. Sasabihin ko na yes, may opportunity ngayon sa SLP. And hindi ko sinabing pangit bumili ng SLP, hindi ko sinabing maganda. Ano ang sinasabi ko dito? Ang sinasabi ko dito, kikita ka sa SLP pag ikaw ay nag-aral and at the same time, na-capture mo yung pataas niyang price movement. Pero ikaw kapag ka, 'di ba, maraming tao na dadala sa SLP, puro hype lang, puro uy, sa tingin ko pataas na SLP, bibili na ako. Uy, ganito SLP, mura na SLP, bibili na ako halimbawa, 'di ba? Yun nga nag ilang pesos ang SLP diyan, 'di ba? Nag 2.40. Ngayon, bumaba SLP, ibig sabihin mura o mura SLP, bili na tayo, ganun ang mindset ng mga beginners ngayon, yung dahil sa kakamura mo ng SLP. O baka napamura ka sa sobrang mura ng SLP ngayon, di ba? Yun ang sinasabi natin na hindi porket, uy, pababa ng pababa SLP, good to buy ito. Di ba? Hindi po ganun. Kailangan, ayan, analyze natin. So, ayun yung lessons na matututunan natin dito sa SLP. And, babala nga itong video na ito. Why? Kasi, high risk, high reward ang SLP. Why? Kasi ayan, no, tumataas siya, di ba? Ang laki ng tinataas niya in span of 1 to 2 days, 1 to 3 days. Ibig sabihin, high reward. Kasi nga, kaya ang gusto bumili ng maraming tao din dito, gustong nahahype sila kasi nga, mababa ang presyo. Totoo naman yun, price-wise. Pero, not all the time na kailangan mo, uy, pababa ang presyo, bili agad. Di ba? Hindi po ganun. And with that being said, pag yan po, no, high risk, high reward ng SLP. Why? High reward kasi tumataas nga ng malaki yan. Pero, pagka naman ikaw hindi ka nag-aral at na-late ka
sa timing, na-late ka sa timing ng pagbili, na-late ka ng pagbili, nakabili ka, eh, ang swerte mo, nakabili ka sa tuktok. Oh, high risk, high reward. Di ba? So, high risk din siya kapag ka ikaw, hindi mo pinagplanuhan, kapag ka ikaw, na-late ka ng timing. Ayun ang isang paalala sa inyo, no, na hindi porket yan nga, eh, hindi porket sinabi kong tataas din bukas, bibili na kayong lahat. So, hindi rin po, pag-aralan nyo din, dahil ito, okay? So, perspective ko lamang ito. Kaya naman importante na mag-aral muna kayo bago mag-entry. Pero with that being said, ang prediction ko dito para bukas ay may chance umangat ang SLP yan. Sa resistance lang naman na to, no? Kumbaga, ang prediction pa rin natin, eh, realistic pa rin. Makatotohanan. Within the range pa rin. So, nagagets niyo yung point ko. Ganun dapat, guys. Real talk. Diba? Sinasabi niyo yung negative and positive dito sa SLP. Sinasabi niyo yung realistic lang na dami kasi nagtatanong, sir, aabot ba SLP ng 5 to 7 pesos sa next week? So, wala pong ganun. No? Napaka-unrealistic nun. Dito muna, kaya nga may range tayo, diba? Kaya nga may support tayo na 1.40 to 1.45 SLP, diba? Yan ang support. And yung kanyang resistance ay nasa something to na ano eh. Ito kasi 2 pesos. So, mga something nasa sabihin nating 1.70 to 1.80 pesos. Ayan po ang kanyang resistance. So therefore, dito lang muna tayo titingin sa range na ito at wala muna tayong ibang titignan. Kumbaga, ito muna yung goal natin, itong resistance na ito. So guys, again, sana nakatulong yung insights ko and kayo naman ang tatanungin ko, sa tingin nyo ba ano magiging price movement ng SLP bukas? Tataas ba ito katulad ng inaasahan ko? Or sa tingin nyo, i-decline, bababa dahil maraming magsa-sell. So ano po sa tingin nyo, mga ka-traders? Kung nakatulong ang video na ito, i-like nyo naman. At kung marami kayo natutunan, i-subscribe nyo ang YouTube channel natin. Dahil bukas din, December 25, may analysis pa rin tayo dito kahit na Pasko. So ganyan tayo ka-hands-on at ganyan ko kayo kamahal. Dahil gusto ko talagang na-update ko kayo sa SLP. No, dahil alam naman natin ang bawat price movement ng SLP kada isang araw na move niyan eh malaki talagang bagay yan para sa mga traders, investors and at the same time mostly sa mga players na nakakatanggap mostly ng supply ng SLP. So ayun po, lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. Ibig sabihin, tayo pa rin ang sisisihin, halimbawang nalugi tayo dahil hindi naman tayo papasok sa isang kahit anong investment na wala tayong kaalam-alam doon, dahil sa totoo lang, kapag nag-aaral tayo, mas napapaliit syempre yung risk, di ba? Nami-minimize natin yung risk and with that being said, mas na-maximize natin yung ating potential profits kapag ka tayo ay nag-aaral at nagpaplano bago bumili, no? So, thank you and God bless us all, guys. Ayan, Merry Christmas. Advance Merry Christmas sa ating lahat. And by the way, ito, sa huli ng video ko, ina-upload ko na ngayon. Siguro mauna lang ng konti itong analysis na ito, itong video na ito na napapanood nyo kesa dito kasi medyo matagal pa siya. Kaya naman, ito, nag-upgrade na rin ako ng bagong camera. Panoorin nyo din yung vlog ko dyan. Bumili ako ng camera and tinest ko siya. So thank you and God bless us all, guys. See you on my next video analysis. Merry Christmas and advance. Happy New Year po. Bye-bye.